Ang papel na babasahin ko sa hapong ito ay may pamagat na The Role of the Virgin Mary in the Struggle for Freedom. Ito ang Ingles. Tatagalog din po ang papel ng Birheng Maria sa mga pakikipaglaban para sa kalayaan, 1840 to 1986. Siguro magtataka kayo kung bakit ito ang pabaga ng aking papel. Marami na pong nasulat at natalakay tungkol sa papel ng iba't ibang sektor ng lipunan kaugnay ng EDSA Revolution. Nandiyan po ang mga akademiko, ang mga negosyante, mga manggagawa, ang militar, at iba pang grupong sibiko. Tinatalakay po nila ang mga ang kanilang partisipasyon sa People Power Revolution 1986. Ako po dahil literado na 2009, no? Napag-isip-isip ko pong magsulat tungkol sa debosyon sa Mahal na Birhen. Kasi maliit pa po ako, nag-aalay na ako ng bulaklak tulad ni Flores de Mayo dun sa aming bayan sa Cavite, Laguna. Kaya naging deboto po ako ng Mahal na Birhen. Nang pumasok po ako sa UP, nahilig po ang pang-interest ng aking pananaliksik ay tungkol sa aktivismo. Dahil panahon po yun ng aktivism, 1960s. Hindi po naman ako biyembro ng Bataan Makabayan, pero sumasali po sa mga nati. Kaya ang sinusulat ko noon ay tungkol sa oligarkya, ang papel ng masa sa pagbabago ng lipunan. So tungkol po ito sa mga reforma sa ating lipunan. Pero nitong ako ay nagkailan na, bumalik po ako dun sa datong interest. Ang pagsusulat o pagsasalisik tungkol sa Mahal na Birheng Maria. Kaya po, sa hapong ito, tatalakayin ko ang papel ng Birheng Maria sa pangapakikipaglaban para sa kalayaan. Meron na po akong ilang nasulat tungkol sa debosyon sa Mahal na Birhen tulad ng Our Lady of Biak, Our Lady of Antipolo, Our Lady of Turumba sa Pakil, Laguna, Our Lady of Peña Francia sa Bicol, at Birhen ng Salambao sa Obando. Siguro po na rinigilin nyo na pag-asawa ay hindi nakaanak, nagpupunta sila sa Obando para magsayaw. So, sinaliksik ko po ito at marami kong testimonya na nagpapatunay na pag kayo ay nagdasal ng taimtim at nagsayaw sa Obando, kahit po 10 taong na kayong hindi nangamana, mangamana kayo. Sigurado po yan. At meron po ako isang kaibigan, hindi makapunta sa Obando. Hindi siya makapagsayaw, hindi siya makapagdasal. Ang ginawa po, nagpadasal na lamang sa isang kilala at yun po, pagkaraan ng 6 na buwan, nanganak po siya. Napangalan-pangalan bata, Angela, Angel, no? O kaya, tungkol sa mga pangalan ng mga religyosa at mga religyoso. Anyway, dumako na po tayo sa aking paksa. Ano po ang paniniwala ng ating mga ninuno bago dumating ang mga Espanyol? Dati po naniniwala ang ating mga ninuno sa bathalang may kapal, sa mga iba't ibang Diyos at Diyosa ng kalikasan at mga espiritu ng mga yumaong ninuno na kung tawagin ay alito. Sumasamba rin ang mga tao sa araw, buwan, mga bituin, mga hayop, mga lugar kung saan naninirahan ng mga anito tulad ng mga ilog, kuweba, bundok at bukal.
Katalonan o Bakaylan ang tawag sa mga parabong pare, no? Ito yung mga leader na namumuna o nagsasagawa ng mga ritual tulad ng awitan, sayawan at pagtugtog ng tambol, lalo na kung nanggaling sa matagumpay na biyera o digmaan. Ang pagdating ng mga sundalong Espanyol at misyoneryo sa ating lugarin ay nagbigay daan sa kristyanisasyon ng mga isla at lugarin. Daladala nila ang mga iba't ibang kristyanong imahe at estatwa tulad ng Poong Jesus, Birheng Maria at Sagrada Familia. Sa ating kasaysayan, alam natin nagkaroon ng mga pag-alsa ng mga Bakaylan at Katalona laban sa pamahalaan Kastila, tulad ng Tambor Revolt sa Bohol at Tapar Revolt sa Panay. Nang tanggapin ng mga tao ang reliyong Katoliko at gumagalap ito, ay unti-unting naging parte ng kamalayan o isipan ng mga tao ang doktrinang Katoliko at ang mga dating pagdiwala at ritual, kung kaya't nagkaroon ng paghahalo ang lumang pagdiwala at ang Katolisismo. Ang unang kilusang pangreliyon na tinitulan ang pamamahala ng mga Kastila sa Pilipinas ay tinawag na Hermandad de la Arte Cofradía del Glorioso Señor San José y de la Virgen del Rosario, Brotherhood of the Great Solidarity of the Glorious Saint Joseph and of the Virgin of the Rosary, na nakilala bilang Cofradía de San José. Pinakita ko kanina yan, no? Yung Cofradía ni Hermano Julio. Ito ay tinatabi Apolinario de la Cruz na mas kilala bilang Hermano Pule noong 1832. Lumaganap ang Cofradía at nagkaroon ng mga sangay sa bayan, sa mga bayan ng Tayabas, Laguna, Batangas at Cavite. Ang paniniwala ng mga grupong ito na ang pasyon ni Jesucristo ay tinutukoy sa kanilang pagdurusa, paghihirap sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol, at ang kanilang kaligtasan, salvation, ay matumbas ng kalayaan. Namamakakamtan kung ang tao o ang individual ay may malinis at tapat na puso o kalooban. Sinabi ni Hermano Jacule na madalas niyang nakakausap ng Panginoong Jesucristo at Birheng Maria na nagsasabing magtiwala sa Diyos, may Birheng Maria at sa San Jose ang kaugnay ng kaligtasan o salvation. Pagkatapos matatid sa Hermano Pugin noong 1841 at hindi naglaon ay napatay ng mga Kastila, muling nabuhay ang Cofradía noong 1870s. At sa panahon ito, ito ay pinamunuan ni Januario Labios, ang kaya daw kung pata nindo ay naging asabi ng Cofradía ni Hermano Pugin. Na nakakausap ni Umano at nakakakuha ng mensahe mula sa Birheng Maria at sinasabing sa buhay na ito ay mawawala ang buwis at matakamtan ng kalayaan. Siya rin ay may pagbanggit sa mga religyosong gawain na kailangan isang praktika.